Ay, grabe naman talaga. Kaya pala hanggang ngayon malungkot pa. Okay. So pakibati nga ang katabi ng maganda ka ngayon. Maganda, maganda ka ngayon. Maganda ka ngayon. Maganda ka. Pwede naman po. Maganda ka ngayon. Wala ko sasabihin. Kasi kanina habang tumarating ako, para bagang lahat, sabi ko, may iwan ba talaga dito? Tapos, maya parang sa isang dumarating, nalulungkot ng mga mukha ng mga ito. Anong nangyari sa inyo sa campsite? Gutom. Init. Puro init. Okay. Yung init na yan at gutom, wala lang yan. Nasipin nyo na nandito kayo dahil mayroong purpose ang pagpaparito ninyo dito sa kampsa mabuhay. Hindi yung para mag-enjoy, no? Pero kailangan din ay yung bawat ginagawin dito, so kailangan sa puso. Na wag lang sa gawa dahil mayroon kayong may mga chicks kayo dito, may crush, so maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng daan para ako makapagsalita sa inyong harapan. Bagamat ako hindi bata, pero bata pang puso ko, ha. No, wag niyo titingnan din ang buko dahil medyo may puti-puti na rin yan. So sign daw yan ng ano, ng kabataan. Diba? Bata. O kabataan, bata. Ano baga ang salitang ugat ng kabataan? Eh di bata. Nilagyan na ng panlapi. Ng salitang ugat. Kabataan, bata, kabilaan. No, panlapi ka at saka an. Okay, so bago tayo po ay magsimula, tayo po ang muna ay ibang activity. Panginoon, maraming salamat po at kami narito yung mga anak magtipon-tipon upang makinig ng iyong mga salita. Nawa ang iyong banal na espiritu ang sumaakin ang espiritu ng karunungan upang maibayag ko ang iyong mga salita at gamitin po ako ninyo para sa mga kabataan. Ganyan po mga kabataan, nawa po may mapupulot po silang aral sa aking mga sabihin. Ito ay sinasama din ng dalangin sa pangalan ni Jesus na ang tapagligtas. Ayan. So bago tayo magsimula, may history muna tayo. Si Dr. Jose Rizal ay nagsulat ng dalawang aklat. Yun ay ang Noli Mitangiri na ibig sabihin Touch Me Not. No? Tapos yung isa ay El Filibusterismo. Yun ay yung greed. Yung ano yung pag, pinapakita doon yung pagiging gahaman. No? Magiging gahaman. So, noong high school, naranasan natin or hindi ko alam kung iba sa inyo dito, college na o high school, ang sabi ng teacher, basahin mo ang buong chapter ng El Filibusterismo o kay Noli Mitangiri. Pagkatapos, ibubuod mo. So, matindi. Matindi ang gagawin. Talagang isa-isahin mo ng basa. Yung Noli Mitangiri o kaya yung El Filibusterismo. Hanggang sa iba, hindi na maintindihan. No, sulat na sulat. So kami, mapalad kayo ngayon may Google. Oh, maganda. May lalo pag may mga cellphone na ano. Sabi nga ni Ma'am mayroong paladutdutan sa araw na ito. Noon wala kaming paladutdutan. Kundi pupunta kami sa library para mag-research. Then i-summarize namin. Kumaya kumisan walang libro sa library, ang gagawin ay bibili sa labas. So magkano kagad yung bawas na naman ang allowance? Kakabot naman ang ulo. Talaga naman itong mga guro na ito. Pero naging guro naman ako. Pero naramdaman ko nung yung ano bagang sacrifices na ginagawa ng pagiging estudyante, kaya hindi ko masyadong ina-apply ang aking pagka-stricto or yung pagiging kumisan ay pagiging sadista ng ibang professor. Kasi nga nakaranasan namin na malayo pa lang talagang yung pagang nakikita mo pa lang sa iba na talaga yung pakiramdam mo. So doon na wiwindang na kagad yung isip ninyo. Then after that, exam. Lalang, review. Madaling araw pa lang nag-review na. Pero ang iba din ay habang nag-review, tuloy. Pag kinabukasan, sabihin, ay, maga na, hindi ba ako naka-review? Hindi ba ako naka-review? Yung nagkakraming na. Pagdating ng exam, pasang hawa, ang iba naman ay goodbye Philippines, baksak. So yung iba naman ay talagang
pag mayroong boyfriend. Mamaya-maya ay chat-chat, pangiti-ngiti. Nung nagka-break, talagang inyo. Ang sakit na rin naman ko. Sakit na talaga. Tapos mamaya, lalo pagka-chatsmate na, hindi na pagsisimba ako. Nandun siya simbaan, makita ko, bumibisit ako sa kanya. Sakit. Tapos mamaya ay kasama pala din. Niya yung ka-chargemate din na naging girlfriend din niya. Talaga naman, bumagsak na naman ang langit at lupa. Ayan. Tapos mamaya hindi kayo kakain. Mamaya para kayong tulala. Tulala si isang tabi. Malayo ang tingin. Wala naman tinatanaw. Nakapansin-pansin. So, hindi niyo makakarelate kasi yun ay mga kanta na sinauna. Pero pag ngayon ay naman ay ano yung tawag usapin? Sa ilalim ng puting dilaw na buwan. Pag ano nga sabi ng asawa ko? Sa ilalim ng dilaw na brown. Ayan. Dilaw na brown daw. Sabi niya, ano bakit ang dilaw na brown? Ay, bago daw yun na uso. Dilaw na brown. Ayan. So marami, kapag mga estudyante, maraming mga talagang pagsubok, no? Maraming mga nangyayari sa inyong buhay. Then, hindi lamang sa pagiging estudyante, ganun din ang pagiging pamilya. No, mayroon diyan hiwalay ang nanay ng kapitbahay kasama si kumpare. Ganon din si tatay ng kapitbahay kasama si kumare. O kaya naman ay yung iba ay nag-abroad. O kaya naman ay nag-abroad ng walang balikan. Ano yun? Nag-abroad ng walang balikan. Patay na. Kasi wala nang balik-balik eh. Hindi na siya makabalik. Yan. So, yung iba naman ay sinasabi na wala nang forever. Kasi dito daw sa lupa, walang forever. Naniniwala ba kayo doon? Na walang forever? Walang forever. Walang forever ba talaga sa lupa? Wala. May forever. Wala. Wala? Sa lupa walang forever, pero sa langit may forever. Sabi nga ng kanta ay sa langit wala ang beer. Sa langit wala ang beer, sa lupa daw ay may beer. So yung forever na yon ay hindi man natin matatagpuan sa lupa, nandun sa langit. So maraming mga pagsubok na dumating sa ating buhay, lalo na sa mga kabataan, masyadong mahina ang loob. May na-encounter na ako na kunting ano lang, bakit ganun? So kunting problema lang talagang ang ginagawa nila ay nagsisuicide, no? Kumbaga kinikita nila yung kanilang buhay, samantalang nandyan naman yung binibigyan sila ng mga bago ang cellphone, may bago ang bag, bago ang damit, pauso-uso pa, hindi yung susuot ng branded. Yung iba naman ay, dahil sa problema na, halimbawa ay, walang pantwisyon. So, yung baga madali, ang kabataan kasi ngayon, kaysa doon sa kabataan namin, nung panahon pala namin, kabataan namin, panahon namin, na kahit kami ay nakakaranas ng maraming problema, baliwala lang, iiyak lang kami. Ngayon, marami nang iniisip. Para bagang aping-api na. No, aping-api na. Kumisan, halimbawa, paborito ng nanay yung isa. Noon, may paborito nga din sa kapamilya. Pero pag sinabing paborito ng isa, kaaway ng isa. Yung iba naman ay magpapansin na. Ano ng barkada. So, gabi na dumating, nandun maninigarilyo, nandun niyang magtitake ng pinagbabawal na gamot. So, maraming ginagawa na ang mga kabataan. Tapos, ang barkada, ang sinasamahan, kumbaga, napapahiwalay na sa pamilya, napapahiwalay na sa Panginoon. Dahil, ang sinasamahan ng barkada ay yung mga barkada na mariwara. Sinasabihin na natin, gamitin natin ang salitang pariwara. Pero, naiisip nyo ba na lahat ng mga yan na nangyari sa buhay ninyo ay may dahilan? Yung bang, mas maganda pa daw na makaranas ka ng pagsubok kaysa hindi. Dahil, kung puro na lang kaligayan ang maramdaman mo, ibig sabihin, kasatanas ka. Kasatanas ka. Kasi, masaya ka. Wala ka naramdaman kalungkutan. Wala ka naramdaman kahirapan. Wala ka naramdaman gulo. Kasi kapag tayo ay Kristiyano na kay Kristo,
tayo po ay ibig sabihin, sinusubukan tayo, inaatake tayo ng kaaway. Dahil kung hindi tayo aatake kayo ng kaaway, kung tayo puro kasayaan ng ramdaman, puro kaginawahan, ibig sabihin, baliwala ka na kay Satanas kasi nandun ka na sa kanya. Then, pag halimbawa nakaranas ka na ng pagsubok, sabihin mo, walang Diyos. Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Bakit ganito kahirap ang nararamdaman ko? Bakit iniwan ako ng best friend ko? Bakit iniwan ako ng boyfriend ko? Ayan. Bakit ang magulang ko ay naghiwalay? Hindi nila ako isinama. So, ang ginawa nila lang ay sinama lamang si bunso. Ako sana ko naglaki sa lula ko lamang. Bakit mo iniisip yun mga kabataan? Yan. Kumisan, busy din sa cellphone. Nagpupuya. No? Pag sa umaga pa lang kapa ng cellphone, pagkagising. Sa halip na manalangin, cellphone ko. Saan ang cellphone? Ano ulang ang cellphone ko? Ayan, nandun yan. Tapos, cellphone na kaagad. Palay mo mag-chat si Jackie. At tatawa si Renz. Ah, si Jackie nag-chat. Uy! Pumalay mo nag-hello ang iyong sweetheart. Tapos mamaya palay, sabi break na tayo. Ay! Gan-gan niya na. Sabi ng nanay mo, bakit ano nangyari sa iyo? Yung palay na windang na, nag-break na pala dahil sa cellphone. Yan, iisip mo na, mamatay na ako, gusto ko nang mamatay. Ayoko nang mabuhay. Aroy, dahil sa ganun, ayaw mo nang mabuhay. Bakit? Yan lang ba ang lalaki? Yan lang ba ang babae sa buhay mo? Marami pa. At hindi niya ba iniisip na sa ganyang sitwasyon ay manalangin? Padanggi tayo. Baka ka tayo, kaya nagaganyan. Baka tayo nangyayari, baka ganyan ang nangyayari sa buhay natin dahil tayo ay medyo may nakakalimutan na. Masyado tayong focus dito sa mga makasanlibutang gawain. Mga makasanlibutang mga bagay. Masyado tayong focus dun sa mga bagay na dapat hindi natin intindihin. Baka may nakalimutan kang gawin bago ka matulog. Baka may nakalimutan kang gawin pagkagising mo. At baka may nakalimutan kang gawin bago ka pumasok sa school. O kaya bago ka mag-study. Naalala ko na si Jesus Christ, 40 days, 40 nights, siya ay nag-fasting. No? Hindi siya kumain, hindi siya uminom ng tubig. Nandyan si Satanas, tinukso siya. Ang sabi ni Satanas, ibibigay ko sa'yo, ang nakikita mo mga yan? Sabi niya ngayon, ibibigay ko sa'yo lahat yan, kung ikaw ay magpapatihulog. Ngayon na? Yung isa naman ay gawin mo ang tinapay ang ganitong bato o kaya magpatihulog ka dahil sasaluhin ka ng anghel mo. So maraming pagsubok. Nandyan si Jesus Christ na pinako sa krus. Ibinigay ang buhay para sa inyo, para sa atin, samantalang wala naman siyang kasalanan. Nandyan yung bago siya pinako, 12 alagad ang kanyang kapiling. At isa doon sa mga alagad na yon ang naging traidor sa kanya. Yan ay si Judas. Gaano kasakit yun sa Panginoon na gano'n na mangyari na ang alagad niya na kasakasama niya ay ipagpapalit lamang siya sa ganung ilang pirasong pilak. Gayan din mga kapatid, ang ating mga kaibigan. Sila ay magiging kaibigan natin kapag tayo ay mayroon. Sila ay magiging kaibigan ninyo kung tayo ay maibibigay sa kanila. May kaibigan kayo na pwede kayong dalhin sa hindi maganda. Pero alalahanin nyo, mayroon tayo isang kaibigan na handang-handa na tumulong sa atin. Why not na tayo ay humingi ng tulong sa Panginoon? Siya yung kaibigan natin na kung saan hindi tayo iiwan. Kahit anong mangyari sa atin, kaibigan at hahawak sa atin. Kaibigan na kailanman hindi tayo kinalimutan.
baka nangyayari yung mga ganyan sa inyong buhay dahil kinakalimutan niyo ang Panginoon. Yung kaibigan na talagang isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa iyo. Paano nga ba ang buhay ng isang kabataan na kung saan ay wala sa Panginoon? Kabataan na kung saan naliligaw ng landas na ang ilawan na hawak-hawak ay yung umaandap-andap. Bakit hindi natin gawin na i-focus yung ating sarili doon sa isang daan na kung saan may ilawan mang maliit pero yan ay magniningas ng maliwanag na maliwanag dahil nandun ang Panginoon na naghihintay sa inyo. Huwag niyong isipin na napakalaki ng inyong problema at iting lamang yan sa karanasan ng Panginoon. 12 alagad ang pinili niya, ngunit siya ay pinagkanulo. Noong si Pedro naman, tinanong kung siya ay kasama ni Kristo, anong sabi ni Pedro? Hindi ko siya kasama. Hindi ko siya kilala. Samantalang si Pedro ay talagang malapit na malapit sa Panginoon. Pero anong ginawa pa rin ng Panginoon? Minahal niya pa rin si Pedro. Di ba binili na niya si Pedro? Sabi, Pedro, itayo sa batong ito. Itayo mo ang nakalimutan ko yung verse na yun. Yung iglesia. Yung templo. Yun. Basta yun. So, mga kabataan, bakit lagi nating sinasabi na ayoko na, ayoko na, ayoko na? Bakit kayo laging sa konting problema sumusuko na? Napakaswerte nyo, oh. Ang gaganda ng mga sandals, ang gaganda ng mga damit. Samantalang ang Panginoon, pinako sa krus, walang damit. Kahiyan ang nangyari sa kanya. Nakakahiyan. Nakakahiya. Kasi alam nyo, hinubaran siya. Samantalang pwede namang sabihin, pwede namang iligtas ng Panginoon ang kanyang sarili. Hindi natin iniisip kasi parati natin lahat ng mga problema, lahat ng mga struggles sa ating buhay, lahat ng mga kung ano-ano mga iniisip. Pero baliwala sa atin yung naghihintay para sa atin. Bakit hindi mo ipanalangin yan, mga bata? Bata, tuloy kayo. Bakit hindi ipanalangin yan sa Panginoon lahat ng mga problema ninyo na yan? Yung mga tuition, sabi nga, God will provide. Yan laging yung nasabi ko sa sarili ko. Minsan sabi ko, walang ulam tayo eh. Mamaya sabi ng kapibahay, sabi ng asawa ko, God will provide. Mamaya, Ma, may ulam kayo? Wala. O, ito ulam. Oh, God will provide. Kasi, nagtitiwala sa Panginoon. Kung wala man tayong pantuition, alam ko naman karamihan dito ay may kaya-kaya, pero halimbawa, yung iba ay self-supporting, yung iba naman ay, lalo na ngayon, walang unifast. Alam nyo ba yung karamihan doon? Para lamang magkaroon sila ng pangbay sa tuition, ano ang binabayad nila? Kaya ang sarili. Sasama sila sa mga hindi nila kilala, basta lang mabayaran ang kanilang tuition. Hindi mo ba naisip na mapalad ka pa rin na nandito ka? Yung iba naman ay, sabihin mo na walang makain. Ano ba naman buhay ito? Walang makain? Bagoong na naman? Kanina bagoong, ngayon bagoong, at least may bagoong. Hindi. Sabi nga na ay, pwede namang asin at tubig. Basta may kanin. Sabi, gulay na naman? Hindi ba pwedeng may karne? Aba nini. Huwag ka muna mag-demand. Magtrabaho ka. Para malaman mo kung ano ang kalagayan o sitwasyon ng mga nagtatrabaho. Mapalad ka dahil may kinakain ka. Dahil karamihan sa mga kabataan, pumunta kayo ng Maynila o sa ibang lugar dito lang sa atin, namamalimos. Humingi kayo. Hihingi lamang. Kaya yung baon. Ma, baon ko.
O dyan sa table. O dyan na sa... Pa. O ito na. Ito lang? Lang. Ito lang. Eh, ang laking halaga na binibigay sa inyo. Eh, wala ko mamayang pang milk tea. Kasama ko mamayang kabarkada ko. Mabili kami ng milk tea. Okay, mag-hamburger kami mamaya. Pagkatapos, kasamang barkada, nag-awayan sila. Wala na, oh, kaibigan. Layas na, iwalay na, away na. Pero, hindi nyo inaalala yung isang mas matalik, magiging matalik ninyong kaibigan. Si Jesus Christ. Sa iyong kaibigan na kailanman ay hindi kayo iiwan. Huwag niyo sayangin ang inyong sarili dahil lamang sa mga barkada na walang kakwinta-kwinta. Dahil lamang sa mga bisyo na panandalian lamang nasisira sa inyong sarili, sa inyong katawan. Masarap ngayon, pero kinabukasan, anong maramdaman? Minsan, may nakita kaming akong Adventist. Kabarkada niya, hindi Adventist. Hindi niya alam, nakikita ko siya, tinitingnan ko siya, tagay. Ano kaya ang mangyayari doon? Kinabukasan, sakit ng ulo, kasi may hangover. At pagkatapos, yung iyong pagiging Adventist, na daladala mo na pangalan mo na iniingatan mo, mawawala lang sa isang saglit, dahil ang napili mong barkada ay alam mong hindi gumagawa ng mabuti. Tama, may barkada ka. Marami kang barkada, maraming mag-delivery sa iyo, pero anong kapalit? Sigarilyo, alak, trouble, sasali sa fraternity, dahil brother-brother, brotherhood, sisterhood, alagay magang tuhod, hood-hood na, dahil sakit na ng katawan, bugbog, sarado na. Kasi nga, kumisal, pag-brotherhood, pag-isa, halimbawang isa ay may kaaway, lahat na yun ay kaaway, di ba? Pero hindi nyo ba iniisip yung sacrifice na ginawa ni Jesus Christ? Yung inyong katawan na iningatan niya, yung katawan natin na kung saan tayo ay hinubog ng Panginoon, na tayo ay nilika niya, na sabi nga ay, ingatan mo ang iyong katawan. Dahil isa yan, sa, ang katawan natin ay templo. Hindi ba natin iniisip na yung ginagawa ni Jesus Christ na kung saan talagang sarili niya ay binibigay para sa atin. Lagi natin kasing kinakalimutan ng manalangin. I-submit, sinasubmit yung ating lahat ng mga problema. Dinadaan lang natin sa iyak. Dinadaan natin sa sisi sa Panginoon. Bakit yung problema na yan, nagdaladala ninyo, bakit hindi nyo yung kaya yan? Ang gawin ninyo, ibigay sa Panginoon yan. Sabi niyo, Panginoon, hindi ko po ito kaya, kayo na po ang bahala. Bakit niyo problemahin? Hayaan niyo ang problema, mong problema sa inyo. Hindi kayo mong problema sa problema. Kung may pagkukulang man ang inyong mga magulang, kayo na ang bahalang mag-intindi. Kung ang inyong mga magulang man ay hindi nagkakasundo, ay di pag kayo magkapamilya, huwag ninyong tularan dahil yun ang naranasan ninyo. Huwag kayo maging rebelde sa inyong tahanan. Kasi ganun na nga ang tahanan ninyo, tapos dagdagan nyo pa, ay di worse na ang mangyayari. Bakit hindi mo gawin sa iyong sarili na ituon ang inyong sarili sa Panginoon? Maglingkod. Kung may mga time na kayo ay, halimbawa, katulad ng ganitong gawain, na para sa Panginoon, yan, maganda yan. Pero kung halimbawang sa pagsasaya lamang dahil kayo nandito, so hindi maganda, no? So dapat ay talagang ang gawain ay para sa Panginoon. Laging unahin ang Panginoon. Submit yourself. Lagi nating tandaan na tayo ay tumatahak sa isang landas na kung saan liko-liko at puro tinik. Wala tayong dadaanan habang tayo nandito sa lupa. Hindi tayo dadaan sa lugar na sa daanan na malinis. Huwag kayong mag-isip. Huwag kayong mangarap na ang dadaanan natin papuntang langit ay maganda. Hindi.
Dahil tayo ay uhubugin ng Panginoon, binibigyan tayo lagi ng pagsubok para tayo ay hubugin ang ating sarili na lalo tayong tumibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Hindi ibibigay ng Panginoon ang mga pagsubok na ito dahil tayo ay Kanyang papatayin o kaya tayo ay para malugmok, kundi tayo para ibangon lalo, para palakasin lalo ang ating sarili. Lagi nating tandaan, mga kabataan, lahat ng mga problema sa buhay, lahat ng mga pagsubok sa buhay, yan lamang ay katiting na nararamdaman ng Panginoon. Noong ang Panginoon ay nanalangin, sabi niya, Panginoon, Ama, kunin mo ang kupa na ito. Pero, ang sabi niya, ito ang iyong kalooban ang masusunod. Bakit hindi natin gawin yun? Si Jesus Christ, anak na nga ng Diyos, ganun ang ginawa niya, naging mapagkumbaba siya. Isinabmit niya ang sarili niya sa Panginoon. Ang Panginoon ang binigay niya ang sarili niya. Kumbaga, ibinigay niya lahat ng plano doon sa Ama. At ang Ama yung masusunod sa lahat ng mga nangyayari sa buhay. Huwag kayong magplano ng inyong sarili na kung saan kapag kayo ay nabigo doon sa lahat ng mga plano na yun, ay lahat ay sisisi niyo sa Panginoon. Bakit hindi kayo magplano sa inyong buhay nang naaayon sa Panginoon? Bakit hindi kayo tumak sa isang landas na kung saan ang Panginoon ang siyang mag-guide sa inyo? Hindi yung friend ninyo na walang forever. Yung mga kasintahan ninyo na walang forever. Ang Panginoon ang magbibigay sa inyo ng forever. Walang iba. Pwede ang asawa, pwedeng iwan, magulang, mawawala. Pero ang Panginoon, yan ang may forever. Lagi nating tandaan, mga kabataan, na kung saan kayo pupunta, lagi ninyong mag-iisipin, ito ay para sa Panginoon. Lahat ng gagawin ko, lahat ng plano ko, ang Diyos ang siyang masusunod. Kasi kung minsan, may plano tayo sa buhay, ito na sabi ko, ang plano ko, gusto ko magmadre. Nung ako college, lagi kami dinadalaw ng madre. Sabi ko, gusto ko magmadre. Sama-sama ko sa mga outreach program. Nung ako'y graduate, nawala na yung si madre sa isip ko. Nakita ko yung mga pulis na mababae. Gusto ko, pulis kaya ang gawin ko. Nag-apply. Nagturo. No. Tapos, nung sabi ko dun sa mga kasama kong bagong nagtuturo, para mag-apply tayo, mag-apulis tayo. Kasi noon, wala pang height, ha? Wala pang mga six-footer nun. Kailangan na iwala yung mga may height-height, hindi ba ngayon? Sabi ko, gusto ko mag-pulis. Pero hindi pa rin naging pulis. Tapos sabi ko, gusto kong pag nag-asawa ko ganitong edad, eh bakit yun? Inabot ng 36? Alam niyo kung bakit? May purpose ang Panginoon. Kasi lahat ng plano ko, hindi ko sinangguni sa Panginoon. Hindi siya yung naging guide ko. Yung pala, may ibibigay ang Panginoon para sa akin. Siguro, kung yung naging boyfriend ko, yun ang naging asawa ko, baka mamaya kami nag-aariba, nagabatuan na lang karinula, kasirula, kaldero, kawali, dahil alam niyo kung bakit. Nung kami pa lang, away na kami ng away. Tapos ngayon, nakilala ko yung mister ko, sabi ko ay, ayoko na manginginom, ayoko na naniligarilyo, ayoko na may bisyo. Kasi nga mga kapatid ko, ng mga lalaki, si balainom, si sigarilyo. Lord, sabi ko, sige na, bigyan mo na ako, matanda na ako. Sabi ko yon. Tapos bigla mamaya ayon pumunta ko sa ilog. Pagkakita sa ilog, may inaanod na ano? Na lalaki, uy, lalaki! Kinuha ko agad, yung lalaki. Na ano, inuha ko agad. Tapos inalagaan ko. Tapos pagkagising niya, ano, asawain mo ko hindi? Sabi niya, asawa. Joke lang po, yun na. Dahil sabi ko, nung aking asawa, huwag niyong gayahin to ha, ang asawa ko, sa hindi pa nakakilala sa akin, ang asawa ko ay ka-textmate ko siya. Huwag niyong gayahin na maging ka-textmate niya. Hindi ko siya kilala, pero ka-textmate ko siya. Siya talaga, ang ka-text niya ay yung kabarka, yung kumari ko. Ay yung asawa na. Sabi ng kumari ko, ibibigay ko sa iyo yung aking kumari dahil yun ay ano,
ng dalaga. O, di, binigay. Yung text. Ngayon, sabi niya, ano ka? Ano ka? Adventist. Ay, hindi ka nag-inom? Hindi. Check. Hindi ka na nag-inom? Hindi. Check. Pero, kumbagang, pag siya ay nagatawag sa akin, alas 10, alas 11, alas 12, sabi ka, wag ka, tawag ka! Dahil yun ay kasarapan ko ng, anong tawag ito? Tulog! Kasi nga, kami mga teacher, siyempre, pagod sa umaga, pagod sa kakaugtas sa mga bata. Pagod sa kakaugtas, gidawa. Ayun pala, out ng trabaho niya, alas 10, alas 11, o kaya alas 12, wag ka, tawag ka! Sabi niya sa akin, ay di, hindi. Di na, wala ng komunikasyon. Ngayon, minis sabi ko, di wala na. Hindi pa rin nabubura yung number niya sa akin, cellphone. Yung cellphone baga na di pindot-pindot, babagano now. Hindi pa yung ginaganyan-ganyan, ha? Di ngayon katulad ngayon na talagang matik. Ay di pindot-pindot. Sabi niya. Sabi ko, ano nga yung... I-miss call ko nga ito. Sabi ko, minis call ko, aba, ay sumagot. Pagkasagot, o, dire-diretso. February 14, naging kami. October 25, sinakal ko siya. Sinakal. Kinasal kami dala ng October 25. February, March, April, May, June, July, August, September. Oh, 7 months. Huwag nung gagayain. Dahil hindi lahat ng lalaki ay ganun. No? So, kailangan muna ninyong kilalin. Katulad sa Panginoon. O, oh, di ba? Yan. Yung girlfriend niya hindi na katuluyan. Yung boyfriend ko hindi naging katuluyan. Sa mountain province siya, Mindoro ko, layo. Ibig sabihin, may plano ang Panginoon. Ako ay Katolik, siya ay Adventist. Ako ay kumakain ng mamoy, hongpo, hipon. Ayan, ay mamu. Ayan, lahat na ng karumal-dumal. Masarap ba? Lachon. Siya ay hindi. So magkaiba. Siya ay igurot, ako'y mangyan. O, di ba? Taga Mindoro eh. Taga ano. Magkaiba ang aming kultura. Magkaiba ang paniniwala. Pero, yung pala, may purpose ang Panginoon. Dahil kung hindi siya dumating sa akin, hanggang ngayon, nagaganyan-ganyan ako doon sa inalako nila na kulay itim. Na may cross, na kasamasan. Black Nazarene. Kayo yung santo ninyo. Sabi ko, ganyan-ganyan ako doon. Ganyan-ganyan. Hanggang ngayon, siguro nagaganyan-ganyan ako doon. Tapos, ang panyo, ganyan-ganyan ko. Ganyan-ganyan. Pag may cross-cross. Ganun ang ginagawa ko. Na hindi ko malalaman kung ano talaga yung buong katotohanan. At siguro, hindi ko siya nag-asawa, patay na ako. Kasi nga, hinaybrad na ako. Sarap kasi kumain ng mga aligay ng alimangoy. Ibig sabihin talaga mga kabataan, mayroong plano sa atin ang Panginoon. May ibibigay sa atin na kung saan lahat ng kailangan natin ay kanyang ibibigay. Pero, yun ay kung nakabubuti para sa atin. Halimbawa, hilingin niyo. Sana bukas, bigyan ako ni nanay ng rilo. Kasi sira ng rilo ko eh. Yung barkada ko, may bagong rilo. Pagkatapos, hindi ka nabigyan ng bagong rilo, ano ba naman yun, Lord? Kakasabi ko lang sa inyo, sabi yun, manalangin. Pag sinabi na manalangin, ibibigay. Pag kumatok ka, bubuksan. Pag bubuksan mo, yun na nga yun, inilig ko eh. Kunti lang ngayon, rilo lang yun eh. Hindi pa mabigay-bigay ng nanay ko eh. Ibig sabihin, pag manalangin sa'yo, wala. Yung pala, malay mo, sa kakatingin mo doon sa magandang rilo, ganyan-ganyan, wow, pare, hane, naglalakad-lakad ka. Mamaya, nabunggo ka pa ng sakyan. O, di ba? Patay! Dahil sa rilo. O kaya naman ay, nanggiling ka sa iyong magulang na, Ma, bigyan mo ako ng cellphone, yung bagang, ano o, yung iPhone. Ano pa, iPhone, ako kanin, kung di, nag-crack-crack na yung mga, ano na, cellphone. O, di, hindi binigay. Baka mamaya sa kakalakad mo, nice nuts, naputol ang daliri mo. O, diba? Dahil sa cellphone. O. Yan. O kaya nakipag-agawan ka doon sa snatcher. Mamaya na saksak ka dahil doon sa cellphone. May plano ang Panginoon. Katulad nung sabi nung isang kwento na nakipag-away siya doon sa
eroplano, bakit daw ang flight niya ay na-delay? Bakit itong mga bagay ko ay hindi ninyo nilagay doon sa eroplano? Bakit hindi ninyo, samantala, anong bakit pinagagawa ninyo? Sabi kayo ng babae, nag-hysterical lang talaga siya. Mahuli na ako sa trabaho ko. Yung aking time, yung meeting ko doon sa kliyente ko, no, wala na, wala na. Hintay, maghintay na lang, sorry po, maghintay na lang po kayo ng sunod na flight. Ano ba naman ito? Ano ba na klase ito? Sabi kayo, mamaya-maya. Nag-crash pala yung aeroplanong dapat sakyan niya. O di, kung nakasakay siya doon, sana siya. Punat na ang paa. Pikit na ang mata. Beautiful eyes. Wala nang gising-gising. Kasi na pagod na siya eh. Nagising-gising. So, ibig sabihin, mayroong dahilan ang Panginoon. Kaya yan, naranasan niyo sa inyong buhay dahil may dahilan. Bakit hindi niyo gawing inspirasyon yung lahat ng mga pagsubok niyo na yan? Gawin yung inspirasyon ang si Jesus Christ dahil sa lahat ng pagsubok. Bakit? Siya ay muling nabuhay. No? Muli siyang nabuhay. Para ipakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kung si Jesus Christ ay patuloy na, halimbawa siya ay namatay sa cross, hindi siya muling nabuhay. Hindi mangyayari yung nakasaad sa Biblia. So inyong mga nangyayari sa inyo, problema si nanay, problema si tatay, problema si ate, problema si kuya, problema sa boyfriend, ayan. Problema cellphone na wasak, problema ang kaldero na walang laman, eh di laman mo. Magsain ka na, ilugaw mo. Marami na yan. O diba? Ilugaw mo. Mabuti ka may ilugaw ka eh. Yung iba, maghahanap pa ng panlugaw. Bakit sabihin mo, ay wala lang cellphone, isira na ito. Ay nag-aano, andar pa naman ah. Saka ka na bumili ng gusto mo kapag tapos ka na. Ay bakit ikaw mo eh, yung boyfriend ko talaga iniwan ko, malay mo. Hindi talaga siya ang para sa iyo. Huwag sabihin, katulad na rin ba kasama niyo ang boyfriend niyo ngayon? Ngayon forever. Alay, mamaya yan. Tingin yan sa kabila. May tinitingnan palang iba, may tinititigan. Aw, aray ko, may naaran sa gasaan niya ata. Sorry, pato-pato sa langit. Huwag matama, huwag magalit. So yan. So lagi niyong tanda mga kabata, may friend tayo. No? Lahat, ulitin ko ha, lahat ng mga pagsubok niyo sa buhay, gawing inspirasyon niyo para lalo kayong maging matagumpay. Ipagpasalamat niyo sa Panginoon. Maraming salamat na dusmo ako. At least dusmo lang, bukod patay. O, kabay. O. Panginoon, maraming salamat po at din-drop po ito. Naalala ko si Mariel. Mariel, i-drop mo na yung subject na yan. Sabi ko yun. Kasi sabi ng professor niya, pili. Subject mo o religion mo. Ay aba, naguro ya. Para naman sinabing Mariel, demonyo ang guro mo yan. Sabi ko talaga yon. Mariel, demonyo yung guro mo na yan. Pinapili ka sa parabagan sinabi na ang Panginoon mo o ang subject ko. Sabi ko, Mariel, drop. Bahala na. Bahala ang Panginoon dyan. Ginrap ni Mariel. Mariel, kung pa tayo nandyan, Paul, may samahan doon mga ano. Sabi ko, Mariel, kaya lang malayo ang dyan, Paul. Mariel, pag ikaw sa dyan, Paul, ang subject sa, baka mamaya, ang subject sa Clarin doon, hindi makredit din doon sa dyan, Paul, yung iba. Sige lang, Hil, dare-darecho lang. So, yung professor na yun, yung guro niya, awan ko kung anong mangyari doon. Ang drop na talaga niya eh. Sige drop, ayoko kasi na pinapipili. Ayoko sa lahat yung papipiliin ako, religion o yung tao, yung subject. Katulad yan sa inyo mga Adventist tayo. Sinang pipiliin mo? Boyfriend o girlfriend mo na ibang religion o ang Panginoon mo? Sasabihin ng girlfriend mo, ay hindi kita sasagutin hanggang hindi ka umaalis dyan sa reliyon mo na Adventista, Sabadista, naging Labagista. Sabi ng gayon ng girlfriend. Siyempre, mahal na mahal mo, pipiliin, lalabas. Pagkatapos,
Sigurado ka ba na siyang makatutulian mo? Ito pala nga, hindi mo pa siya asawa. Hinahawakan ka na. Pinapipili ka na kung Panginoon ba o girlfriend. Anong Panginoon mo? Panginoon. Dahil ang Panginoon hinding-hindi ka iiwan. Samantalang ang mga girlfriend, boyfriend na yan, iiwan ka anytime. Okay lang, kung imbawang madala mo siya, manindigan tayo sa ating paniniwala, manindigan kayo sa kung saan alam niyo kung ano ang mabuti at masama. Maging matatag sa lahat ng mga pagsubok, huwag padadala sa lahat ng anumang nandyan sa ating kapaligiran. Huwag kayong padadala sa tukso ng iba na sabihin, Adventist, may bubong naman, di naman makita yan. Sige lang, kain lang. Bakit? Hindi ba alam ng Panginoon yan ang ginagawa mo? Ginagamit ng kaaway ang ibang tao para tayo ay manlumo. Hindi sila yung tunay mong kaibigan. Hindi sila yung tunay mong dapat maging kasama. Ang Panginoon siya ang tunay makasama. Dahil ang tahanan dito sa lupa ay hindi itong permanente nating tahanan. Ang permanente nating tahanan ay nasa langit. Doon, hindi na natin maranasan ang umiyak. Doon, hindi na natin maranasan ang hirap. Doon ay puro saya. Wala nang kalungkutan. Kaya mga kabataan, huwag kayong mawala ng pag-asa sa inyong buhay. Manindigan kayo, maging matatag. At alalahanin nyo lagi na may Kristo sa inyong buhay. Na nandyan si Jesus Christ na handang sumalo. Kayo lamang ay tumawag, kayo lamang ay manalangin, tayo ay magbasa ng Biblia. Huwag lang ang cellphone ang lagi-lagi nating hawak. Si Jesus Christ ang forever nating kapatid. Si Jesus Christ ang forever nating kaibigan. Huwag natin siyang kalimutan. Huwag natin kalimutan ang sakripisyo na lahat ng ginawa niya sa atin. Dahil siya yung hindi sa atin iiwan magpakailanman. Yun naman at magandang araw. Amen! Ano ba?